Ano nga ba ang birthday surprise? From the word itself, surprise, it is a social event prepared secretly para sa taong magsa-celebrate ng birthday. Is it necessary? It can be yes, it can be no. But this one is a surprise for the person that I love the most. Because when she was a kid, she never experienced this kind of celebration. That's why this one is one of my surprise for her birthday. So, I contacted Belle and Eka. Sabi ko sa kanila, gusto kong i-surprise si Cleo. Gusto ko ganito, gusto ko ganyan. So, the time na isa-surprise namin si Cleo is, nagpe-prepare na kami for Leigh and Mars shooting. Nasa FNC kami at kasama namin yung Becca. Kaya, noong time na magbo-birthday sa lubong siya ng live, nandun kami sa baba ng Becca, pine-prepare namin yung surprise ko sa kanya. Happy! Yes, my mom. How are you doing? Tapos, di pa din natin mapipigil. Dapat pala mahal yung surprise nata para hindi dumalag ang age mo. Ha? Ay, yun. Attends ko lang sa iyo. Mag-entry kapag ka nasa isang bahay kayo. So, lahat ng mga pinamili ko, binaan ko sa Lazada. May Jordan ako regalo sa kanya, dalawang shoes. Pinabili ko lang dun kay Rosa. Ano yun? Ay, no. Shout out kay Rosa. Grabe ang effort mo. Lumuwas ka pa from Laguna para mong mabili ang regalo sa kanya. So, plano ko 24 gifts. Pero malabong 24 gifts kasi sobra-sobra talaga. Pero deserve na niya yun. Kaya, para sa'yo ito. Nakikita niyo ba kung ano to? Bolt yan. Ay, papasukan ni Mahal ng pera. Ano yung open line? Oh my God! Mas magandang yung Mahal! New car yan, new car! Ay, pera! Ready, ready. Bumili ako ng bolt. Tapos, abangan niyo kung ano yung nasa loob. Ma-background ko sila Eka habang nag-ayos. So, nandito ko ngayon sa FNC. And hindi ko na na-film yung pagbili ko ng mga regalo kasi mahalata niya kapag ginawa ko yun ng magkasama kami. Ang ginawa ko na lang ay namili ako sa Lazada ng mga legit na mga gamit na pwede niyang magamit. Mga gusto niya physically and yung magagamit namin sa everyday. Siguro mga 15 to 20 packages yung in-order ko sa Lazada. Pero lahat ng yun, hindi sa bahay dinerecho. Dito sa FNC, kasi mahalata niya pagka sa bahay namin, idadiretso. Tapos magtataka siya, ba't hindi ko bubuksan? Siyempre kasi regalo niya yun, ba't ko bubuksan? And then, after that, bumili kami sa National Bookstore last time. Siya yung pinapila ko kasi ang haba ng pila. So, nagnakaw ako ng oras. Uy, hindi ka magnanakaw ng oras. Kumbaga, yung time na nakapila siya, tumakbo ako sa H&M, tapos namili ako ng mga gamit. Akala niya lahat yun para sa akin. Dalawang malaking paper bag yun. Sabi niya, wow, reward mo sa sarili mo. Masaya ako, ganyan. Hindi niya alam para talaga sa kanya yun. So, mahal para talaga sa iyo. And then, binilan ko siya ng dalawang Jordans. Isang high cut and then isang low. Kasi, napansin ko konti lang yung sapatos ni Cleo. First time niya magkaroon ng Jordan, bigay pa sa kanya. Sadly, hindi ako yung unang nagbigay nun. Pero, hindi naman porket naunahan tayo. Diba, hindi na natin gagawin. Siyempre, gusto ko siya mapasaya. And yung mga bagay na hindi niya na-experience before, I really want her to experience it now with him. Thank you, Papo. Try mo nga. Sa din ako sa akin. Kaya nang biyak si Kaya hindi ko kaya yung mamatay ako. Hindi ko kaya.
Happy birthday to you! Dito pwede mag-live dito, baba ka na. So, noong time na yon na nag-live ako sa taas dahil Kumu birthday sa lubong ko. Nagulat na lang ako na may nagdala ng birthday cake sa akin. Tapos ayun na nga si Mahal, si Belle, si Eka. Tapos, pinag-blow nila ako ng cake. Tapos, habang binivideo nila ako, syempre nagulat ako, first time kong ma-surprise ng ganun. Parang tinitrick ako ni Belle na, Mahal, bawal mag-live dito, doon na lang daw sa baba, ganyan-ganyan. Syempre ako naniwala ako. Kasi yun pala, pag baba ako, meron pala silang surprise. Grinder! Grind on me! Grind on me!
my crush. Wow! Wow. Thank you, ma'am. Ay, nakakabit ko sa sa'yo. Surprise ako sobra. As in, ang daming gifts, ang dami kong, ang daming binigay sa akin ni Mahal na gamit sa bahay, damit, sapatos, flowers, necklace. Pero may gift siya sa akin na sobrang nagulat talaga ako. To the point na masaya ako, pero parang ayoko. Alam mo yung ganun? Binigyan niya kasi ako ng 24,000. Noong mga panahon na yun, alam ko na madami siyang tinutulungan na family member. Noong panahon na yun, meron siyang tinulungan na family member na ibigay siya ng 50,000. Ibigay siya ng ganito, ganyan. So overall, nung time na yun, naisip ko na sobrang dami niya ng gastos, tapos bibigyan niya pa ako ng 24,000. So parang sa akin, hindi na makatarungan yung gastos mo. Itong mga regalo na binigay mo sa akin, okay na ako dito yung 24,000 na yun. Parang masaya ako dahil alam ko regalo niya sa akin yun. Pero parang may part sa akin na lagi guilty akong tanggapin. Alam mo yun, pero pinaintindi sa akin yung Mahal na, then Mahal, regalo ko yan sa'yo, para yan sa'yo kasi hindi ka naging madamot sa akin. Something like that. So parang ako, ala, tatanggapin ko ba to? Magiging masaya ba ako? Kasi feeling ko, pag naging masaya ako, parang ang sama ako. Ganun, alam mo yun. Kasi ang dami niya nang naging gastos. Pero at the end of the day, naging masaya ako sa lahat na naging surprise nila. Dahil halos lahat yun, first time ko, and sobrang natuwa ako sa ginawa ni Mahal. Kasi, yun nga, yung sa 24 blue bills. Kasi dati, share ko lang din. Noong 18th birthday ko, binigyan ako ng pera ng tita ko, ng tatay ko, for 18 blue bills. Kasi nga, mas pinili ko yun kesa maghanda pa. Kaso yun nga, nung time kasi nung debo ko, naoperahan yung nanay ko dahil nabuntis siya kasi sa labas. So akala ko, yung malaking gift sa akin is magkakaroon ako ng bagong kapatid. Kasi yun nga, hindi nga siya nabuo. So, imbis na mag-celebrate ako noon, yung pera na tanggap ko is binigay ko na lang sa nanay ko pang dagdag sa hospital bills. Kaya nasabi ko rin kay Mahal, kay Laeka, na every time nag-birthday ako, feeling ko minamalas ako. So, sobrang natuwa ako kasi hindi ko ba na-experience yung 18 blue bills. Pina-experience naman sa akin ni Mahal yung 24 blue bills. Hindi ko ba na-experience yung 18 gifts. Pina-experience naman sa akin ni Mahal yung 24 gifts at sobra-sobra pa. Natutuwa ako na pina-experience sa akin yung mga bagay na hindi ko na-experience nung nag-18th birthday ako or nung nag-debut ako. And sobrang natutuwa ako kasi andyan din yung mga kaibigan ko na handang tulungan si Mahal para lang pa-experience sa akin yung mga bagay na hindi ko pa na-experience before. And I'm very happy that they broke the curse na hindi na malas yung birthday ko, na walang nangyaring masama ng birthday ko, na masaya lang kami, na okay lang kami, alam mo yun? So I wanna say thank you to Becca na sobrang nag
effort talaga din for me. Nakita ko, habang in-edit ko tong vlog na to, ay nakita ko yung sobrang pag-effort ko sa pag-ano ng balloons. Kinakabahan din kayo for mahal. Sobrang thankful din ako sa mga content creators na nandun na naging kasabot din at binabantayan yung pagbaba ko. So, thank you so much guys for the experience and sobrang thankful ako kay Mahal kasi magkasama lang kami dito sa bahay. Pero hindi ko man lang naisipan na may ginagawa siyang pakulo. Hindi ko man lang naisip na nag-order na pala siya ng mga regalo niya. Hindi ko man lang naisip na nagpe-prepare na siya ng something for me. It's a 10 out of 10 surprise dahil wala akong naging idea sa ginagawa nila. So, thank you so much Mahal for making me experience the things na hindi ko na-experience before. And I'm very much happy na na-experience ko siya with you. Thank you, baby! Anong gusto niya? So guys, binigyan ako ni Ward ng konti lang naman sa kayamanan niya. Ay! Hindi! Pinigyan niya tayo ng 24K. Feeling ko tunay yung karam yan. Feeling ko tunay yung sugar baby. Happy ako sa lahat. Oh. Ito talaga yung mga gusto ko dun sa ano sa place namin, air fryer ganyan, tapos grinder ng coffee ganyan. Kasi para hindi na kami nahihirapan bumababa, 'di ba, Mahal? Mm. Ang dami ko pang shoes. Hey, hug na lang, hey, si George. Hey, hey, dapat pa mo. Yeah, ayun talaga. Hindi na mo. Yung katulad ng birthday mo. Talaga ako sa'yo. Aww. Bill! Okay, pero hindi ako nag-expect ng kahit na ano kasi yung ginawa niyo ng 13, masaya na talaga ako dun. Tsaka masaya na ako na hindi pinagdaman sa akin yung Mahal yung fans niya. Mm. Sobrang thankful ako kasi nga hindi sa akin pinagdaman ni Mahal yung word fam. Tapos ano? Ano? Tapos kahit ang dami nang umaalis sa kanya, pinaglaban niya talaga ako na pagkatiwalaan ako ng supporters niya. Ayoko na, baby! Ayoko na. Thank you, Mahal. I love you. Happy birthday. Happy monthsary. The things I do for you, Creo Francesca Manabas! Thank you, guys. Thank you. Hindi na dapat kasi kami pupunta ito kasi ang dami nangyari. Pero dito ko ngayon tapos tinulungan mo siya na itago to ganyan. So thank you kay Bill tsaka kay Eka kasi alam kong for sure nag-effort din silang dalawa dito kasi hindi mo naman to magagawa na mag-isa talaga. So thank you sa inyo lahat kasi naging part kayo ng birthday ko and naging masaya talaga ako. Mm. Ano na, break na natin yung curse mo sa birthday. Yes. Thank you. So before I end this vlog, I wanna say na hindi basihan ang material na bagay. Nakita nyo man na niregaluhan ko siya ng mga bagay. But before that, before her birthday, I showered her with a lot of love, assurance, respect, and honesty, loyalty, and faithfulness talaga. Yun yung nagmamatter. Add-ons na lang yung mga bagay na mabibigay natin sa taong mahal natin. But I really do believe na if you want the person na maging masaya, you can do things na hindi mo talaga nagagawa before na alam mong mapapasaya siya at sa maayos na bagay. At wala kang masasaktan at matatapakan na ibang tao. So, successful na naging surprise natin. Sana hindi kayo magsawa na manood ng mga vlogs namin. And please, don't forget to like, share, and subscribe. And watch my vlogs para mas makilala niyo pa ako. And if you have comments or if you have suggestions for our vlogs, you can suggest it on the comment section. Please, please watch Lay and Mar, and let's go 1 million views there and 100k subscribers. Thank you so much, mga Mahal. I hope you enjoyed watching my vlog.